Manghahasa Part 3. Magandang araw po, Sir Jupiter, sa buong team at sa mga avid fans ng channel na ito na laging nakasubaybay. Ako po ulit ito, si James, at may dalang bagong kwento mula kay Tio Aldo. Ang naranasan po niyang ito ay nangyari matapos ang pagbabantay nila sa babuyan ni Linda. Naimbitahan siya sa isang kasal at kasama po niya dito ang isa sa mga kaibigan niyang manginginom na si Edgar. Napakalayo daw po ng lugar na ito at kinailangan pa nilang bumiyahe at makikitulog na lamang sa mga kamag-anak ni Edgar sa lugar na iyon. Pagdating daw po nila sa reception ay hindi nila maiwasang marinig ang isang lalaking tinatawag nilang Mang Isagani at ang alalay niyang si Makon. Ay, oo nga pala. Nabalitaan niyo ba yung nangyari sa babuyan ng mayamang babae? Si ano, ano nga bang pangalan nun? Si Linda! Ako ang nagtaboy ng aswang dahil inaaswang daw yung babuyan niya. Ay talaga? Grabe naman. Totoo ba yan? Totoo yan. Kasama ako ni Mang Isagani doon. Malupit talaga siyang tirador ng mga aswang. Oo naman, ipagtanong mo pa kahit kanino. Ikaw, ano nga bang pangalan mo? Ako si Edgar, at ang kasama ko si Aldo. Oh, hindi ba malapit lang kayo sa lugar na yon? Nabalitaan nyo ba ang tungkol sa inaaswang na babuyan? Eh, pagbaumanhin po ninyo, pero ang totoo po niyan ay... Ay, malamang, hindi nyo pa nababalitaan. Pero totoo ang nangyaring yon. Sa makatuwid, may mga tinawag daw silang kumalaban sa mga aswang. Pero natakot daw, at hindi na sila bumalik. Mga grupo daw na manginginom. Minsan kahit tumungga ka pa ng isang galong alak ay hindi matatanggal ang takot mo. Pero ako, sanay na sanay ako. Isa akong profesional at hindi sunog baga sa tabi-tabi lang. Kapag tatawag ka ng magpapalis sa mga aswang, hindi ka dapat tatawag ng mga hindi marunong. Delikado yun. Kung kami ang tinawag nila agad, hindi na sana sila na pirwisyo. Mga sunog baga. Ano? Mga sunog baga? Yung babuyan ho nila, Ma'am Linda, kami ho... Oo, tingnan mo. Nabalitaan mo pala eh. Kami ang nagpaalis sa mga aswang doon. Ang totoong nangyari dyan ay... Pero hindi ba nagsarang malaking babuyan doon? Oo, nagsara ang babuyan. Pero hindi dahil sa aswang. Nagka-problema sa lupain na pinagtayuan ng babuyan kaya sinara. Sa sobrang takot nga ng mga aswang, kumari pa sila nagtakbo. Kalukuhan? Anong kalukuhan? Huwag na, Edgar. Tama na yan. Makisaya na lang tayo at mag-inom. Sasama ang lasa ng pagkain kapag ganyan. Sayang lang at ang sasarap pa naman ng mga handa. Eh, kung yan ang pasya mo eh. Sige, mag-inom na lang tayo. Pero, paano niyo napaalis ang mga aswang? Sa pamamagitan ng mga ito. Ang dami. Ano yan, di ba mga... Mga anting-anting na ipinamana pa sa akin ng aking mga ninuno. Aldo, ipakita mo rin yan sa'yo. Yung galing kay Bertin. Ay, huwag na. Nakakahiya naman dahil isa lang ang sa akin na dinadasalan at inuorasyonan ko. Baka naman hindi totoo ang anting-anting mo. Hindi kailangan ng dasal lang sa akin. Oo nga, kailangan lang basbasan ng dugo ng manok ng isang beses para gumana ang mga anting-anting. Eto, meron din ako. Kailangan kasi ng pondo ng anting-anting ko. Kailangan ng pondo ng pananampalataya at dasal sa Diyos na pagkukunan ng lakas nito. Mukhang ayos yan, para may pangontra sa mga engkanto. Pero gusto ko yung ganyan, yung hindi na dinadasalan para mabilis lang. Katulad ng kay Mang Isagani. Kung gusto mo, binibenta ko ang mga iba dito. Napakamurang halaga lamang at hindi ka na makakahanap pa ng ganito sa iba. Sabihin mo lang sa mga kasama mo at baka gusto nilang bumili. Ikaw, ano nga pangalan mo? Aldo, di ba? Aldo, baka gusto mo ring bumili at magkaroon ka ng anting-anting na gumagana. Salamat, pero masaya na ako sa isa lang. Matapos po ang kasalan, pumunta na sila sa bahay ng kamag-anak ni Edgar para makitulog, pero hindi pa rin nila maiwasang pagkwentuhan ang nangyari. Ang yabang nung Mang Isagani ninyo, nagbebenta lang pala ng anting-anting?
Dapat, binara natin siya na alam natin ang totoong nangyari sa babuyan. Bayaan mo na. Mahirap makipagtalo sa ganong klaseng tao, lalo na kapag nakainom na tayo pare-pareho. Dalawang klaseng aswang na ang nasagupan natin dito, ano? Hindi tayo basta-basta kahit hindi tayo profesional. May punto ka riyan. Pero malay mo, at totoo palang magaling yang si Mang Isagani. Hindi naman ako naniniwala sa kanya at sa alala niyang yung nakasingyabang niya. Ikaw ba, naniniwala ka na gumagana ang mga anting-anting niya? Hindi ko alam. Siguro. Kinabukasan daw po ay babiyahe na sana sila Tio Aldo at Edgar pauwi, pero may narinig silang nagpabago sa kanilang isip at panandaliang manatili muna doon. Ay, may tutugisin daw na aswang sila Mang Isagani mamaya sa may gubat. Ay naku, nakakatakot naman. At buti na lang nandito siya. Talaga lang ha? Ano Aldo? Tara, sama tayo. Ay naku, eh baka mamaya totoong may aswang dyan at delikado. Wala pa naman akong dalang bolo, itakman lang. Itong balisong kong 29 lang ang dala ko. Oh, sige na, para mapatunayan natin kung totoo siya o peke. At kung nga, isang maliit lang na taga, kukunin ko lang sa kusina. Wag na, baka kung mapano pa tayo dyan. 500 piso, itataya ko, ipupusta ko sa'yo na peke yan. Kung totoong tirado siya ng aswang, sa'yo na ang pera. Pero kung peke, bayad ka ng 500 sa akin. O sige, kung may pusta, ay hindi ko hihindihan yan. Pumunta daw po sila sa isang maliit na barangay sa dulo ng bayan at nandoon si Mang Isagani na kinakausap ang nagre-reklamong magsasaka. Kumpleto daw ang gamit ni Mang Isagani. May mga anting-anting na pangontra, flashlight, megaphone, mahabang baril na ginagamit sa pangangaso at nakasuot pa daw po siya ng sombrero na pang-cowboy. Huwag kang mag-alala. At bukas, wala na yung problema sa mga aswang na yan. Patutunayan ko ang bisa ng mga anting-anting ko na pwede ninyong bilhin matapos ang gagawin namin. Mura lang ang mga ito at epektibo. Eh, maraming salamat ho. Mang Isagani, baka ho, pwede kaming sumama sa inyo. Hindi namin kailangan ng tulong. Kaming dalawa lang, sapat na. Teka. Kadalasan ay hindi kami nagpapasama sa iba sa aming pagtugis. Pero sige, isasama namin kayo para naman may magpatotoo sa aming gagawin at maniwala kayo sa bisa ng aking anting-anting na murang-mura ko lamang binibenta at halos presyong pamigay na. Salamat ho. Salamat Mang Isagani. Oh, eto, makinig kayo at para matuto. Tutugisin namin ang isang yanggaw, isang bagong aswang. Pagkagat pa lang ng dilim, ay hindi nila mapipigilan ang kanilang mga sarili, ang kanilang gutom na kumain at pumatay. Delikado ang mga ito dahil wala silang kontrol sa kanilang mga sarili at ubod sila ng tapang. Eh, pinatay ho ang alaga kong hayop, Isagani. Eh, siguro nga ay dahil sa kagutuman o katakawan nila. Tama ka. Pero huwag kayong mag-alala dahil bukas sa bukas din, wala na ang mga ito. Huwag niyo lamang kalilimutan, ang tatalo sa kanya ay ang aking anting-anting. Pumunta daw po sila sa gubat ng papalubog na ang araw. May dala daw silang manok na itinali sa isang puno para pakagat o patibong sa aswang na iyon. Nagbudbud din daw sila ng dugo papunta dito para madaling maamoy ng yanggaw. Dumikit lamang kayo sa akin. Walang magagawang itakbo, Edgar. Tama ako eh, di ba? Edgar ang pangalan mo? Oo. Maghintay-hintay lamang tayo para lamang tayong nangingisda. Lumalim daw ang gabi at gaya ng nakagawian nila Tio Aldo at Edgar, may baon silang alak habang naghihintay ng aswang at nagkwekwentuhan lamang. Nakiinuman kayo? Ay sus Mariusef! Huwag ganyan! Kailangan buo ang isip ninyo kapag dumarating na ang aswang! Sanay na ho kami sa ganito. Huwag kayong mag... Mang Isagani! Ang manok! Naririyan ang aswang! Hindi pa yung nakakalayo.
dahil matakaw ang mga yanggaw. At kakainin nila ito kaagad sa di kalayuan. Dumikit lamang kayo sa akin para hindi kayo mapahamak. Edgar! Edgar! Uy! Uy! Bumalikan dito! Edgar! Ikutan namin! Parang walang kamula! Dito ako sa kaliwa. Doon ka sa kanan. Mga hunggang neto! Hindi ba kayo natatakot? Kakainin kayo lang yung gaw! Ikaw ano, Aldo! Walang magagawa ang balisong mo! Huwag kayong mag-alala. Kaya namin ito. Umikot daw po sila Tio Aldo at Swerteng. Papalapit siya sa ingay na naririnig. Ang pinagtataka lamang po niya ay ang sabi ni Berting ay iinit ang kabilang bahagi ng kwintas kapag may malapit na aswang, pero wala daw pong pagbabago ito. May nakita rin daw pong anino si Tio Aldo na pinanggagalingan ng nakakakilabot na sigaw ng yanggaw. Kahit na sobrang kaba daw po ni Tio Aldo dahil mag-isa lang siya, ay gusto niyang malaman kung ano ang itsura nito. Siguro din daw po ay dahil hindi ito ang unang sabak niya at lumakas na rin ang loob niya kahit kinakabahan pa rin. Swerte daw po na nakatalikod ang yanggaw na ito at dinasalan ni Tio Aldo nang mabilisan ang anting-anting niya. Kita daw niya sa ilaw ng buwan na kalbo ito at akmang sasakin na niya, pero... Ay, Diyos ko, kang lalaki ka! Munti ka na kitang maguhitan! Anong ginagawa mo rito? Ano? Naghahanap lang ho ako ng ano, panggatong namin sa bahay. Talaga bang yan ang ipinunta mo rito? Oo. Wala ka bang narinig na ibang ingay? Wala ho. Uuwi na ho ako. Nasaan ang dala mong kahoy? Hindi na daw po siya nilingon ng kalbong lalaki at nagtatakbong umalis. Sa palagay ni Tio Aldo, ay yung lalaki na iyon lamang ang gumagawa ng nakakatakot na ingay at wala naman daw talagang yanggaw sa lugar na ito. Aldo! Aldo! Napaalis na namin ang aswang! Mahaba ang kanyang buhok! Oo! Kung saan-saan kasi kayo nagpupunta eh, hindi nyo tuloy nakita ang ginawa ko! Nagtatatakbo ang aswang sa sobrang takot! Pasensya na ho kayo. At akala ko sa umpisa ay peki lamang kayo. Huwag ka mag-alala. Huwag mo lang kalilimutang sabihin ang mga salitang yan sa mga taga rito bukas. Para alam mo na, ang anting-anting ko. Makakaasa ho kayo? Eto, Aldo, ang utang ko sa iyong 500. Tara, mag-inuman tayo doon sa bahay ng magsasaka. Isa na namang aswang natalo ni Mang Isagani. Sasabihin na daw po sana ni Tio Aldo na peke si Mang Isagani dahil sa nakitang kalbong lalaking gumagawa ng ingay, pero parang natakpan ang kanyang bibig nang inabutan siya ni Edgar ng 500 na bayad sa kanilang pustahan. Dumiretso din daw po sila sa bahay ng magsasaka para mag-inuman. Oo, nakita ko nga. Isagani, may naghahanap sa inyo. Basta, huwag kayong mag-alala. Hindi na babalik ang mga yun, ha? Teka lang, kakausapin ko lang mga ito. Sige, magbabawas din kami. Saan ba pwedeng umihi dito? Naku, dyan na lamang sa tabi-tabi. Huwag na lamang sa halaman ko. Huwag kayong matakot na umihi. Walang aswang. Wala nang yangkaw. Sabay daw po na umihi si Tio Aldo at si Edgar sa isang tagong lugar. At hindi nila inaasahan na malapit lang sa kanila kakausapin ni Mang Isagani ang tumatawag sa kanya. Ano? Sinabi mo? Nakita ka? Oo. Nakita ako nung lalaki may pilat sa braso. Tanga-tanga ka talaga! Ano ka ba naman? Baka mamaya malaman nilang hindi totoo ang aswang at gawa-gawa lang natin ito. Bobo ka! Hindi na bale. Umuwi ka na lamang kaagad. Huwag ka munang maglalabas, ha? Naniniwala naman sa akin si Edgar at ang kasama niya. At nakita niya itong sinano. Pasensya na. Bobo mo talaga! Itong bayad niyo. At umalis na kayo. Mga walang silbi. Dalawa daw po ang kausap ni Mang Isagani. Isang mahaba ang buhok at isang kalbo. Dito daw po na pagtanto ni Edgar na ang mahabang buhok ang nakita niyang kunwaring aswang kanina
at inumpronta po niya si Mang Isagani pagbalik sa inuman. Manluloko kayo, Mang Isagani! Rinig na rinig namin ni Aldo ang lahat! Teka lang, magpapaliwanag ako! Totoo ang anting-anting ko! Hindi ko kailangan paliwanag ninyo! Nanluloko lang kayo para mabinta ninyo ang inyong anting-anting! Tanga rin akong naniwala naman! Teka lang, maniwala ka sa akin! Totoo ang sinasabi ko sa mga anting-anting ko! Kailangan ko lang gumawa ng pureba para sa taong bayan at bumili sila! Pero totoo talaga ang mga ito! Mang Isagani! Mang Isagani! Tulong! Tulong! Sa may likod! Sa may likod! Dali! Ano meron? Mayangkaw? Ay sus! Baka peke lang uli yan. Totoo, Edgar. Mainit ang kabilang bahagi ng kwintas ko. Parang iniihaw ang leg ko. Kung totoo ang anting-anting niyo, Mang Isagani, patunayan niyo ngayon. Dahil ang dala ni Aldo ay totoo. Mangiyak-ngiyak daw po si Makon sa sobrang takot. Halos mawala naman daw po ang kulay sa mukha ni Mang Isagani dahil bigla itong namutla. Tingnan niyo ang manok! Nasa taas ang puno! Patay! Edgar! Bukas mata ha! Kaliwat kanan! Dating gawi! Oh, kanan ako! Ala! Nasa ibaba na! Hala! Nasa taas! Hala! Nasa likod! Huwag kang mataranta. Halika't dumikit ka lang sa akin habang nandun sa kabila si Edgar at Makon. Salamat sa'yo. Teka lang. Nakakita na ho ba kayo ng aswang? Oo. Nakakita na ako. Mabuti naman. Nakakagulantang kasi kapag unang beses mo palang makakita. Pero sa litrato pa lang. Nagulat na lamang daw po sila nang biglang may tumalon kay Mang Isagani. Bagsak siya sa sahig. Isang hugis taong itiman ang balat at may mahahabang pangil. Kulay pula rin ang mata. Hindi daw ito katulad ng mga nakaharap na ni Tio Aldo dati dahil malikot daw po ito at hindi makali. Lingon ng lingon kaya mahirap maaninag ang mukha. Agad daw pong binigkas ni Tio Aldo ang dasal sa anting-anting. Dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ng yanggaw, pero inilawan naman siya ni Mang Isagani ng flashlight. Huwag mo kong ilawan! Anak ka ng teteng! Tulungan mo ko! Papatayin ako dito! Tiningnan daw po si Tio Aldo ng yanggaw. Nagkatitigan pa sila at hindi agad nakagalaw si Tio Aldo sa takot. Pero lumingon muli sa ibang direksyon ang yanggaw na parang hindi siya nakita. Sinaksak daw po ni Tio Aldo ang yanggaw ng paulit-ulit. Pero hindi nito matukoy ang pinanggagalingan ng sumasaksak at naguguluhan na ito. Hindi niya nakita? Aldo, bulag ang yanggaw sa'yo! Anong klaseng anting-anting meron ka? Sa huli daw po ay umalis na ang yanggaw dahil sa dami ng tinamong sugat. Gusto na daw pong umuwi nila Mang Isagani at Makon, pero sila Tio Aldo at Edgar naman ay nanghihinayang sa alak at niyaya pa silang ubusin ang mga ito. Marami akong nalalaman sa mga agimat, anting-anting at mga talisman, pero hindi ko pa talaga napapatunayan. Turo lang ito sa amin ng mga kamag-anakan ko. Pagpasensya nyo na ako. Di ko kayo gustong linlangin. Gusto ko lang kumita ng konti. Bale, itong anting-anting ko ay... Tagabulag ang tawag nila dyan. Isang anting-anting na bumubulag sa isang kaaway. O tumutugi sa'yo para hindi ka nila makita. Pero, gayon lang ako nakakita ng ganyan. Buhay! At sinasabi nilang hindi lang orasyon o dasal ang kailangan para dyan. Dapat ay ang karapat-dapat para ito ay gumana. Patawarin niyo kami. Hindi naman namin alam na mayanggaw talaga dito eh. Wala lang naman yan eh. Maliit na bagay yan. Basta nagkakaintindihan tayo eh. Basta tigilan niyo na ang pagbebenta ng anting-anti ninyong tulog. May ba tayo? Bakit sanay na sanay kayo sa pagtugis sa aswang?
At hindi kayo basta natatakot. Sino ba talaga kayo? Ako nga si Edgar. Isa sa mga sunog bagang sinasabi niyo dati. At siya naman si Aldo. Ang mga hasa na kilabot ng mga aswang sa amin. Ikaw ang mga hasa? Aba, kilala niyo pala siya. May narinig kasi akong chismis dati na may taga mga hasa daw na pumatay ng aswang. Hindi ko lang alam ang pangalan niya. Ang tawag lang nila ay mga hasa. Madali akong makalimot ng pangalan. Pero hindi ko makalimutan ang pangalan mo. Ang mga hasang si Aldo. Huwag mong kalimutan, si Edgar, ang isa sa mga kasamahan niyang manginginom. Hindi lang alak ang pinababagsak namin. Pati na rin ang mga aswang. At minsan nga, mga scammer din. Ay nako, Edgar. Yan ka na naman. Oh, ito ang 500 mo. At ito ang 500 talo ko sa'yo. Mag-inom pa tayo! Umalis na rin daw po ng bayan kinabukasan si Lamang Isagani at hindi na nagbenta pa ng kanyang mga panindang anting-anting. Pero nanatili pa sila Tio Aldo at Edgar para magmanman kung babalik daw ang Yanggao, pero hindi na ulit ito nagpakita pa. Napapaisip din daw po sila sa tiyempo ng mabilis ang pagdating at pag-alis ng Yanggao na ito. Baka rin daw po isa sa mga imbitado sa kasal ang Yanggao at napadayo lamang sa lugar na ito. Hanggang dito na lang po ulit at magpapadala akong muli ng kwento kapag nakausap ko ulit si Tio Aldo. Maraming salamat po sa inyong lahat.